morning mga kabayan! Nandito naman tayo sa umagang ito. Ang gagawin natin is shawarma the judge or shawarma chicken and tuna sandwich. Ito po yung mga ingredients. Please watch our video till the end. Ngayon, unahin natin pagluto ang chicken shawarma. May dalawa po yung shawarma. Yung bibilhin nyo sa grocery, may naka-slice na po. Ngayon, yung gagamitin natin is breast chicken. I-defrost nyo muna yung breast chicken. Tapos, pag malambot na siya, ihugasan nyo at binisan nyo yung breast chicken. Tapos, i-slice nyo siya ng paganito po. Ito na po siya. Yung chicken namin. Isang pakete po ng ganito. Ito po yung nagawa ng chicken. So, ngayon, malagyan na natin ng mga spices. Di garlic pepper. One teaspoon. Tapos, paprika, 1 teaspoon din. Onion powder, 1 teaspoon. Tapos, tomato salsa sa Arabic, tomato paste sa English, 1 tablespoon. Then yung yogurt ko, lagyan ko natin ng 1 tablespoon din. Tapos yung asin, 1 teaspoon. Tapos ito, tansahin nyo lang po yung olive oil ko kung marami o hindi. Kasi hindi ko ito ilalahat. Tansa ko lang po. Tapos haluin natin. Kung wala kayong yogurt po sa bahay, pwede naman nyo i-optional nyo lang po yung yogurt. Hayaan natin for 1 hour sa ref. Lagay ko natin dun sa ref. Okay, tatakpan ko muna po. Tatakpan ko muna po ng aluminum foil. Ay, same film pala. Sorry. Tapos ilagay po natin. Habang inantay natin yung 1 hour po doon yung chicken, nag-slice na po ako ng kamatis at saka yung sibuyas na puti at saka yung sa English po parsley. Sa Arabic is bakdone. So i-mix natin to. Ito po yung isa sa ilalagay ko po doon sa shawarma mamaya. At i-mix lang po natin lahat. Tapos, lagyan natin ito. Samak. Pag wala kayo nito, okay lang din. Pag sa Pilipinas na ito gawin, okay lang pag walang ganito. Kasi may lemon naman. Kasi maasim to. Ito yung mga spices ng mga Arabo. Arabo pala. Tao pala sila. So, tapos, lemon po. Hindi masyadong marami. Tapos,
i-mix lang natin. Tapos, set aside. Tapos, gawin na naman natin yung isang sauce. Masay natin na mabuti. Para mahalo talaga yung lemon niya. Isa ka, yung sauce. Matot siya. Ngayon yung gagawin natin yung isang sauce, yung maitahe. Pero pag wala po kayo, yung ganito, kasi hindi ko alam kung mayroon sa Pilipinas ang ganito. Tingnan lang natin yung sa Pilipinas kung mayroon ganito. Ganito po sa Arabic, hindi ko din mabasa. Kaya, yan. Kasi recipe ko ni Madam. Lagyan natin po ng... Halo muna natin para ma-mix talaga yung muna sa loob. Yung remaining po ng yogurt po na nilagay natin sa chicken, ilagay po natin dito. Pero tanggalin natin po ito dito. May po dito siya. Ilagay po natin lahat. Tapos lagyan natin ito. Garlic powder. Konti lang po. Lagyan natin kasi yung konti din po. Konti lang po. Mamaya, titikman natin kung anong lasa. Black pepper. Tapos lagyan po natin ng cold water. Ito po yung paglagyan namin ng cold water, hindi po to ano, gatas. Empty lang po, tapos nilagyan namin ng tubig at saka nilagay sa ref para may malamig na tubig. Buwin na natin. Pwede na po ninyong tikman kung kansado na po ninyo. Kung gusto niyo po ng maasim, pwede po ninyong dadagdagan ulit ng lemon po. Yan na po siya. Yung ilalagay namin doon sa aming shawarma tortilla. Ito na po yung dalawa. Yung mix na kamatis at saka yung sauce po niya. Ilagay po natin doon mamaya sa shawarma tapos ibabalot natin sa tortilla. Yan po siya. Ngayon po gagawa na naman tayo ng tuna sandwich. Ito po yung tuna na gagawin ko. Ito po yung brand niya. Tatlo po yung gagawin ko na tuna
para sa tuna sandwich. Yan na po yung tuna. Ilalagay ko po yun sa kawali. Yan po yung tuna sandwich. Patayuin na muna natin hanggat wala po yung ito, tubig niya. Pag wala na po yan, lalagyan natin ng asin at saka black pepper po. Ayan na po, tuyo na po yung ating tuna. So, lagyan natin ng black pepper at saka asin. Ito. Yung black pepper po, ito. Depende na po sa inyo, kung gusto nyo maanghang, dagdagan nyo ng konti pa. At saka asin po. Tapos, haluin lang. Haluin lang ng mabuti. Tapos ilagay natin doon sama natin sa ibang mixture dito. Yan po, nilipat ko na po siya dyan sa ating bowl. Tapos lagyan ko ng chili flakes. Kalahating kutsara. Tapos ito, chinap ko po yung jalapeno, kalahating kamatis at saka yung parsley. Mix ko din dito lahat. Tapos lagyan natin ng lemon. Ito, lemon. Huwag lang po marami. Tamang-tama lang po. Mix lang din hanggang sa mix siya lahat. Habang nagantay tayo ng ating shawarma, wala pa po isang oras. Gawin muna natin yung tuna sandwich. Yung iba po, hindi ko tatanggalin yung side niya. Kasi may iba hindi kakain ng walang side. May iba din na kakain ng walang side. Tatanggalin natin ito. Yan, tinanggal na natin yung iba side niya. Tapos ilagay natin dito. Ito po yung toaster niya. May dalawang klase po ng toaster. Yung isa, yung dati natin nakikita sa yung nilalagay lang soup, ganun. Tapos yung isa ito. Lagay muna natin dito. Lumakas siya. Ayan. Mainit na po yung toaster. Tapos ganun. Ayan muna natin. Ay.
yung tuna. Tikman niyo muna yung tuna kung tama-tama. Tantahin niyo yung timplada niyo po. Ito, timplada po ng madam namin. Tumukin natin. Wala po. Ito po yung tuna sandwich na recipe. Pwede po ito sa mga OFW po na mga first-timer o po yung kahit hindi po first-timer. Pwede po ito gawin sa bahay ng amo. Sa Middle East po, marami po ito ganito. Maraming klaseng recipe ng tuna sandwich. Depende na po sa inyo ng taste ng madam nito. Tingnan natin yung nilagay natin dito. Wala pa siya. Konti pa, konti. Yan, tingnan natin kung okay na siya. Ayan, brown na siya. Tatanggalin natin. Patayin muna natin kasi mainit. Tapos lagay na naman natin ito. Hindi na magkasya siya. Anin lang siya. Sana. Lagyan natin ng cheese. Yung cheese, sliced cheese po, depende na sa inyo kasi may mga taong hindi kakain ng may cheese. So, optional din ang cheese. Yan. Lagyan na natin ng sandwich. Una. Natakpan natin. Depende. Eh, kayo na pumagtan siya sa dito pag lagay ng sandwich nyo. Tignan natin. Tapos, tignan. Dapat yung kutsilyo na po is matulis. Kasi masisira siya. Yan na po siya. Kung wala kayong microwave, kasi i-microwave ko pa po ito. Kung wala kayong microwave, ganyan na po siya. Okay na po ito. Yan. Kasi, mamaya i-arrange ko po yan. Kasi hindi pa siya tapos, ilalagay ko sa microwave pa po. Pero kung walang microwave sa bahay, huwag mo nang ipili. Makakain na po yan. Tapos ito sa shawarma chicken naman tayo. Ito lang po yung pagkain nila ngayon. Pwede po natin ito i-slice ng pang-apat, ha? Depende na sa gusto niyo kung anong ilang size yung gusto niyo i-cut. Yan na po yung tuna sandwich.
ngayon, lulutuin na natin yung shawarma. Ngayon, ito na po yung ating chicken shawarma. Lutuin na natin. Yan na po siya. Maya-maya po. Okay na yan siya. Luto na siya. Tapan. Yan na po. Wala na tubig. Wala na po yung sauce niya. So, tanggalin natin. Ilipat natin sa plato. Para malagay na natin doon sa tinapay. Yan na po yung ating shawarma. Ilagay ko na sa tinapay na tortilla. Ayun, ilagay na natin yung shawarma sa tapos na po na yung ano, yung may salata na nilagay ko sa loob. Ito naman yung isang klase na walang salata. Kasi may ibang, yung alaga namin dalawa, hindi kakain na may ganito. Ito po huwag nyo itapon kasi kung may gustong kakain, pwede pa yung makain. Maubos po yung chicken. Ayun na po, naubos na siya. So, ito, tapan natin. Ayun na po sa lahat. Antayin natin siyang mag-brown. Ayun na po, brown na siya. Tapan natin. Kung gusto nyo ganyan lang, okay lang. Pero hatiin ko pa ito siya bago ko ilagay dito. Yung sauce nyo na extra po at yung salad, huwag nyo itapon. Pwede pa yung makain nila. Siya ang shawarma. Ito po yung may salad sa ilalim.
kailangan ko matulis yung kutsilyo niyo para hindi masira yung shawarma. Ito yung walang salad. Yan. Sauce lang at saka chicken. Yun na siya. Ready to serve! Ready to serve na! Ito na po yung lunch nila ngayon. So, ilalagay na namin sa loob ito. Tapos, kung nagustuhan niyo yung video namin, please like and share our channel. Bye-bye!